Ito ang tanong ko sa inyo mga kapatid. Papayag ba kayo? Na yung mga plato, pinggan, linisin mo, wag mong linisin, basagin mo, itago mo, wag mong gamitin, ang magsabi sa yung hindi ka ikakasal. Papayag ka ba na ang wedding gown na sinuot mo, tinahi ng ibang tao, ang magsasabi sa yung hindi ka magkaasawa? Papayag ka ba na ang pinggan na yan, ang magsabi kung maaksidente ka? Papayag ka ba na yung pusang itim na yan, itim pa, ang magsabi sa yung mamamatay ka? Papayag ka ba? Laws on superstition. Tingnan niyo ang sabi sa Leviticus. Do not practice fortune telling or witchcraft. Do not define yourselves by turning to mediums or to those who consult the spirits of the dead. I am the Lord your God. Nako. Superstitious beliefs, ang dami nating ganyan. Halimbawa, Sunday, a-attend ka ng feast. Ganda ng suot mo. Sayo no, Lord, itong araw na to sa inyo. Paglabas mo ng bahay, may dumaan na pusang itim. Balik ka sa bahay. Sayo no, Lord, next week na lang. Di ba alam nyo, pag may pusang itim na dumaan sa kalye, hindi ka pwedeng dumiretso, maka-aksidente ka. And next Sunday, Lord, sorry ha, talagang natakot ako doon sa pusa. Pero ngayon Sunday, ikaw ang bida. Paglabas mo, dumaan na naman yung pusang itim. Anong sabi mo? Lord, online na lang ako ngayon. Ha? Next Sunday, pag gano'n mo, dumaan na naman. Hindi ka makapunta sa feast. Yun pala, yung pusa, doon nakatira. Kaya daan ng daan. Ito pa, kumakain kayo. Eh may aalis. Anong gagawin nyo? Ang galing nyo, iikot ang plato. Kasi pag hindi inikot, maaksidente yung aalis. Uy, huwag nyong pagliligpitan yung mga dalagat binata. Hindi makakapag-asawa. Ang galing nyo, alam na alam nyo. Huwag isusukat ang wedding gown. Hindi matutuloy ang kasal. May kilala kami, nako, sinasabihin namin, isukat mo. Ayaw ng auntie ko. Magagalit siya. Hindi daw matutuloy ang kasal. Sabi ko, sukat mo. Lagot ka dyan. Hindi niya sinukat. Alam niyo nung kasal niya? Kawawa. Nagmarcha siya na ano? Sikip nung suot. Yung balikat niya nakaganyan. Nagmamarcha siya. Ganyan eh. Oh. Hirap na hirap talaga. Awang-awa kami. Nung reception, nagpalit talaga ng damit. Ba't mahihimatay na? Ito, yung barkada namin, lalaki, hindi rin sinukat yung barong. Sinabi na namin, pare, sukat mo. Hey, ayaw ng mga parents ng magiging asawa ko. Malas daw. Isukat mo kasi nung sinukatan ka nun, ang laki mo, eh, pumayat ka na. Ayaw nga eh, eto na. Pagpasok niya sa simbahan, tawang-tawa kaming magkakaibigan. Sabi namin, pare, yung barong mo, kasya tayong tatlo. Yung pag sumuot kaming lahat, kasya kami. Na-imagine nyo, si Incredible Hulk nag-transform, nakabarong pa rin. Ganong kalaki yung barong niya. Itong tanong ko sa inyo, mga kapatid. Papayag ba kayo? Na yung mga plato, pinggan, linisin mo, wag mong linisin, basagin mo, itago mo, wag mong gamitin, ang magsabi sa yung hindi ka ikakasal. Papayag ka ba na ang wedding gown na sinuot mo, tinahi ng ibang tao, ang magsasabi sa yung hindi ka magkaasawa? Papayag ka ba na ang pinggan na yan, ang magsabi kung maaksidente ka? Papayag ka ba na yung pusang itim na yan, itim pa, ang magsabi sa yung mamamatay ka? Papayag ka ba? Bow. Papayag ka ba? Oh, feng shui. Pag-usapan natin yan. May mga feng shui na praktikal. Sundin nyo. Ano yan? Sabi dun sa isang feng shui, yung kama nyo, yung ulo nyo paghiga nyo, huwag nakatapat sa pinto. Eh, napaka-praktikal yan.
Di pagbukas, duguntog ka palagi. Di ba pa? Ilayo mo ulo mo. Practical yun. O ito pa. Yung hapagkainan daw, huwag nakatapat sa pintuan ng banyo. Eh, dapat. Kumakain kayo, biglang may nagbukas. Kumaganon pa. Praktikal, sundin. May mga hindi praktikal, wag na. May mga ganyan eh. Uy, yung supa na yan, mali yan. No? Wag na katapat sa pinto kasi mahaharang ang biyaya. Ito ang tanong ko sa inyo. Tingnan niyo ang mga kapatid. Kunyari ako si Jesus. Mahal na mahal kita. Ang dami kong dalang pagpapala. Dumating ako sa bahay mo at sabi kong pagpapalain ko ang tahanang ito. Pagpasok ko biglang, may nakaharang na supa. Sa kapitbahay na lang. Sa tingin niyo, kayang harangin ng supa si Jesus para pagpalain ka? Kaya? Hindi. Kaya taman na. Huwag na masyadong naniniwala sa mga ganito. Ako, tingnan niyo ako. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Gemini ako. Naalala ko yung magnobyo, magjowa eh. Nagkwentuhan dun sa may dalampasigan. Sabi nung girl, honey, anong zodiac sign mo? Eh yung lalaki, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng zodiac sign. Palusot siya, ikaw muna. Ano? Sabi nung babae, ako, ang zodiac sign ko, cancer. Sabi nung lalaki, sa akin, goiter. Tingnan niyo ako mga kaibigan. You are the greatest creation of God. Bakit niyo ibababa ang sarili niyo sa mga nilikha lang ng Diyos na mababa pa sa iyo? Ang puno, ang pinggan, ang gown, ang pusa. Huwag niyong ibababa ang sarili niyo. Anak kayo ng Diyos. Mataas pa kayo sa mga yan. Ba't kayo pumapahid na yan na magpapakontrol ng buhay niyo? Anak ka ng Diyos. Live like one. Second is this. We do this because we want to control our future. Gusto natin kontrolin yung bukas. Para talaga makapag-asawa ako, para hindi ako maaksidente, para swerte. We want to control our future apart from God. But here is the truth. Only God is in control. And God holds your future. And this is what He tells you. All will be well. So tama na yung mga ganyan. Huwag na masyado. Grabe yung iba, magbabasa pa ng palad. Dati hinila yung kamay ko nung isang tao, basahin ko palad mo. Alam mo, sabi niya, magulong buhay mo. Sabi sa akin, sabi ko, kwentuhan kita ng buhay ko. Kinwento ko sa kanya ang ginagawa ng Diyos sa akin. Alam mo, sabi niya, ang ganda pala. Diba? Papayag ka ba na yung mga linyan at guhit ng palad mo? Yan ang buhay mo. Paano kung maliit ka, yung kalaro mo, ginuhita niya, hindi na naalis. Naintindihan niya yung sinasabi. Huwag ka pa, anak ka ng Diyos eh. Ba't ka papayag? Okay, papayag. Huwag niyong ibaba ang sarili niyo. Dapat nandun ka sa taas kasi dun ka nilikha. And God tells you, all will be well. You trust me. So instead of controlling what we cannot control, we trust in God's love instead. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, makinig ka.